Sobrang excited nga, nag-resign agad sa work. Ayun, natambay ng 4 months bago makalipat. Ilang beses nga na-cancel ang LOE ko. Tiyaga lang, kasi dadalhin ka niya sa mas deserve mong pangarap. Kaya siguro nangyari ang mga di natin inaasahan na pangyayari. At inalis tayo sa sitwasyon na yon kasi may mas magandang plano sa atin si God na mas okay. Na nire-ready tayo para sa mas better na opportunity. Hi guys! Noon nga, gusto ko lang makagala kung saan saan. After ko nga ng high school, di ako natuloy mag-college. Dahil sa financial, kahit na si mama na nasa abroad that time, pero dahil sa parang walang direksyon ng buhay ko noon at di ko alam ang kukunin kong kurso, ay di na ako nakahabol sa enrollment for college. Kaya nga di na ako natuloy for college. Mindset ko kasi gumala, kumimik, bumarkada, hanggang sa nagtrabaho ko sa McDonald's. Tapos yun na ang nagpa-aral sa akin. Naging working student nga ako. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. Minsan nga dadalhin talaga tayo sa maling tao, sa mga maling desisyon at mga maling pangyayari sa buhay natin na magiging aral para maging matibay at matatag tayo. Salamat sa experience sa gitnang silangan or Middle East na mahigit kumulang ng 4 na taon na halos dumating na ako sa point na parang Norway, welcome sa Europe, Ice of Mountain, yeah! Ayaw ko na, suko na ako. Kahit kakastart ko pa lang, parang ang hirap. Lalo nung first time ko mag-abroad kasi sarili mo lang kakampi mo at pang Panginoon. Hanggang sa pangalawang balik ko ng Saudi, mas lalo ko sinubok ng panahon. Kasi ang inakala kong ayahay na trabaho mas naging komplikado. Hanggang sa naabutan ako ng pandemic na mas lalo na sumubok sa akin sa determinasyon ko. Salamat sa Panginoon at di niya ako pinabayaan. At sa mga kababayan na kahit saan man panig ng mundo, handa kang tulungan. Pero syempre, di pa rin mawawala ang inggitan. Pero laban pa din. Naging komplikado nga ang sitwasyon ko sa Saudi at sumabay pa ang pandemic. Dasal ako at sabi ko, Panginoon, gabayan niyo po ako at ituro niyo po ang mga dapat kong gawin. Takot at pangamba ang lagi kong nararamdaman. Pero di ako nawala ng pag-asa na alam kong kakayanin ko. Hanggang sa nagkaroon ng opportunity na mapauwiin na ako ng libre kung saan ay sagot ng gobyerno. Salamat kay Pangulong Duterte kasi nasama ko sa nabigyan ng libreng pauwi ng Pinas. Masaya na nakakatakot ang last 1 year ko sa Saudi Arabia. Masaya kasi nag-i-enjoy lang ako sa work ko. Kasi gusto ko ginagawa ko. Natatakot naman kasi komplikado ang sitwasyon ko. Kaya doble pag-iingat na ginagawa ko. Kaya after work, bayagad ako. Nakakapuslit ng gala kahit papaano. Pero syempre, imbes na ma-enjoy mo, andun pa din yung takot at pangamba. Salamat sa Panginoon kasi di niya ako hinahayaang maging mag-isa at mapuno ng takot. Binigyan niya pa ako ng gabay at katuwang para maging matapang na maging masaya kahit papaano. Dito ko naramdaman na maging masaya at panatag kasi alam ko andyan si Lord para i-guide niya ako eh. At may pabonus pa nga siya. Actually, malapit na ko bumitaw that time sa mga pangarap ko pero dasal ako ng dasal at pinagkapitan ko lang ang mga pangarap ko pati ang pamilya ko. Kaya sumisisid ako. Dumating na nga ako sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung paano ako magsisimula uli kasi pagdating ko, andyan pa rin ang pandemic. Hindi ka makagalaw ng maayos kasi sa mga health protocol. So nagtambay ako sa bahay ng ilang buwan. Nang may makita ko sa Facebook feed ko na may online appointment regarding sa Royal Caribbean cruise ship for face-to-face interview sa hotel ng Sheridan. Kaya nga nakapag-sked agad ako. Kala ko nga scam kasi nag-email actually pero in-sked ko pa din siya at pinuntahan.
mabilis nga lang ang interview. Ang matagal dun ang pila kasi mahaba at madami ang applicant. Tanungin ka lang ng about sa experience mo. Tapos ang main question dun, kung paano mo i-handle ang war situation in positive way. Basta ganun ang sitwasyon. Tapos, ayun, 5 to 6 months na proseso ng mga requirements, baya online mo siya i-upload. Napapagod na rin ako at kung susuko ako sa buhay, sayang naman yung mga pagsubok na napanalo ko na. Lahat naman hindi perfect. Bagal maglakad ni Mama. Saan ka? Saan? Ha? Ma, 1,000. The one that you should call was standing here all alone.